Ayan guys, nandito na si Miss Pia, Miss Universe 2015. Ayan guys. Ayan guys, nandito na kami ni Miss Pia. Say hi Miss Pia. Hi. The beautiful, yung ganda. Grabe. Ayan guys, papasok na kami. Ipasok ka na asawa ko. Ayan. Sir Earl, kasama ko po. Asawa ko, hi ka naman. Grabe si Miss Pia, napakaano niya talaga. Hi guys, ayan nandito na po kami sa may camping, shoot camp namin sa location. Ayan. Nagsiset up na kami dito guys, together with Zoe, tsaka ako syempre nandito na yung partner ko to support. Tapos guys, nandito na yung team ni Miss Pia. So in a while, mag-start na rin kami. Ayan. Thank you kay Sir Direk Beth for having me. Hi, hello, so si Zoe and Mark. Hi, hello, guys. Hi, hello, 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 h
Ayan, kaya maswerte tayo today dahil meron tayong dalawang guests para i-share ang kanilang experiences tungkol sa HIV at sa sex work. Let's welcome Zoe Black and Mark Anthony Bakongan. Pakilala naman kayo sa ating mga manonood. Okay, okay. Yeah, ano na natin yan. Kasi ready mo na lang yung part na yun. Hi, ready, This is Mark Anthony Bakongan, 27 years old from Navota City. I am a blogger, pageant enthusiast, and a sex worker. Okay, so let's jump right into the questions. First of all, maraming salamat for being here. Ha? Medyo challenging ang questions natin, but alam ko masasagot niyo to. You do pageants, yes. Online selling, and also mga fashion and mga garments. Tanong ko sa iyo, paano ka nakapasok sa industriya ng sex work at lalo na alam mo na medyo tabu ito dito sa Pilipinas? Actually, matagal na akong nasa Twitter. Then, hindi ko pa ini-start yung sex work. Nag-start yung sex work ko at saka nag-boom siya na hindi ko na-expect nung pandemic, nung kasagsagan ng pandemic. Kasi di ba, ang daming taong bawal lumabas, ang daming mga taong nag-iingat kasi due to pandemic nga. Tapos, kumbaga, naging parang video call na lang. Doon nag-start yung pagiging sex worker ko kasi ayun nga, tumatawag sila through video call, through Viber, iMessage, tapos kahit sa platform, basta nakikita ka sa camera. Tapos parang nag-ano ko doon, nag-jerk po, ganyan. Then may bayad naman po, nakapalit siya. Then hindi ko inaasahan na mag-boom siya na makaka-earn ako ng almost 20 to 30,000 per day. Per day? Yes, per day po siya. Then ako rin, hindi ko rin siya ina-expect kasi sabi ko, talaga pwede pala gawin to. Then yun, kinarir ko na siya, then nag-post na ako sa Twitter ng mga ano ko, mga private parts para mas lumaki yung income. Then hanggang ngayon, tuloy-tuloy naman siya. Awa naman ng ano. Maganda word pala yung ano, Twitter. And, yes. Tapos ngayon, since nasa ano na tayo, new normal, pwede na makipag-meet sa client. Then ayun, parang mas nadagdagan yung income kasi mas mataas yung bayad sa personal. Oo.
Pero syempre, doing it safely. Yes, safe naman. Oh. Then nagpapatest din kami regularly para sa ano din. Syempre, magtitik din ang prep kasi exposed tayo sa mga, ayun nga, mga sex. Mm-hmm. Nako, importante na ma-highlight natin, man. Did this sex work, I mean, I know it gave you financial relief, no? Kasi at the time of a pandemic, nakaharap ka ng racket. Oo nga. But then, did it affect your mental health in any way? Na hindi na I mean, maganda yung nakakaipon ka ng pera, but were there other effects? Actually, nakaka-stress din siya pala. Habang nag-earn ka pala, mas nag-earn ka rin ng stress kasi may mga scandal ako na lumabas, tapos sinisend sa family ko, then nalaman ng family ko, nalaman ng mama ko, hindi ng mama ko, pati yung mga kapatid kong nakababata, nalaman nila lahat yun. Tapos yung mga classmate ko, nag-PPM sa akin, yung mga katrabaho ko dati, ano na daw nangyayari sa akin? So, kumbaga parang nahihiya din ako, pero yung kahihiyan kasi yun, parang sabi ko, eto yung pangarap ko eh, eto na yung, nandito na ako eh, na yung mga pangarap ko, parang binubuo ko na dahil sa Twitter, dahil sa sex work nga. Nung stress na palitan nung ano, nung kinocomfort na ako nung mama ko, nung family ko na ba't ko daw ginagawa yun? Sabi ko, ginagawa ko lang naman to para sa inyo, para sa ano. Kasi lumaki po ako sa ano eh, sa walang-wala as in talaga. Yung kulang sa pagkain, kulang sa mga gamit na material na gusto. Tapos nung na-earn ko na yung mga kinikita ko sa sex work tsaka sa Twitter, parang yun yung bumukas sa kamalay ng mga magulang ko tsaka ng mga kapatid ko na hindi ko to ginagawa para sa kasiyahan ko lang. Para sa sarili ko, ginagawa ko to para may purpose para sa kanila. Then, naging proud ako, yung stress ko ngayon napalitan ng happiness kasi proud to say nakabili ko ng tatlong house and lot dahil dito. Tapos, nakabili po ako ng sasakyan, then nakapag-open ako ng tindahan na bigay ko sa mama ko. Then at the same time, naka-provide ako na nakapag-open ako ng business na rental shop nga po. Tsaka sa Twitter kasi, hindi lang lahat ng tao na nyan dyan, tsaka yung mga magiging client ko sa pagiging sex work, hindi lang sila basta ibabash ka. Yung iba na-inspired pa sa akin, ba't ko daw ito ginagawa. Yung iba sa sobrang pagiging totoo ko, kinikwento ko lahat kung bakit ko pinasok yung mundo na ganito. Parang naawa sila sa akin. Ayun, may nagbibigay ng ano, pera, tapos may nakilala ko dyan, nagbigay ng bahay. Ayun, para daw magbago ako, para baguhin ko yung sarili ko. Kaya, sobrang salamat talaga sa Twitter at sa pagiging sex work ko. Hindi ko siya kinakaya kasi lahat ng ginagawa ko, may napupuntahan. Naging honest ka naman din kasi sa intention mo, kung bakit mo siya sinimulan, kung bakit mo siya ginawa. Tsaka naging honest ka rin sa family mo, sinabi mo rin agad sa kanila na... Yes, noong una, ayaw talaga ng mama ko kasi may tendency na muntik na akong mamatay dahil sa ganyan. Naka-encounter ako ng client, then parang syempre mangmang pa ako sa ganun kasi kumbaga freshman pa lang ako sa pagiging sex work, freshman pa. Then hinira ako ng isang client, tapos hindi ko alam na i-injection na niya pala ako nung something na masama, which is drugs nga. Kumbaga bago sa katawan ko, sabi niya pampalibog daw para pang ano, sex. Then nung first time ko yun maano, parang nawala yung paningin ko for a moment, tapos so may kayo yung paningin, yung hininga ko. Akala ko katapusan ko na, then sigaw na ako ng sigaw sa room. Nagpanik na yung mga staff doon hanggang dumating na nga yung friends ko kasi nagtumawag ako sa kanila, pati yung mother ko. Tapos yun, pinatigil ako ng mother ko. Sabi ko, paano, nasaan ako kukuha ng mga ganyan ganito? Then hindi alam ng mama ko, after mga 2 to 3 weeks lang, bumalik ako nang hindi niya alam. Then nung nalaman niya, sinamahan niya na lang ako sa mga client ko sa hotel, nandun siya sa lobby nag-aantay. Tapos ayun, hanggang pa tumagal na tumagal, parang alam niya na kaya ko na, nag-update na lang ako. Even sa partner ko, ina-update ko, kunyari may client ako sa Shangri-La, sa ano, mga condo. Sinasabi ko sa kanila yung condo kung saan, tapos yung unit number, pati nagsisend ako ng picture ng client ko sa kanila, para aware nila kung sino yung last kong kasama. Galing ah. Yes. Until now, ginagawa ko pa din yun. Nagsisend ako sa partner ko kung nasan ako. Kunyari, nandiyan ako sa hotel, sa Shangri-La, sa ganun, kung saan sa hotel. Para, parang, kung isipin mo, dapat naman talaga ganyan. Yes. Diba? Yung meron pang mga safety net na para kasi ingatan mo rin yung sarili mo. I mean, imagine, it's just you and that other person in a room. A stepping stone towards a more sustainable source of income. Actually, oh, meron din tong katapusan kasi hindi naman habang buhay ganito yung itsura natin, hindi naman habang buhay ganito kalakas, hindi naman habang buhay ganito kabenta. Kaya lahat ng ine-earn ko sa Twitter, yung mga client na ine-earn ko, nag-iipon ako, tapos nagagawa ko, nag-open ako ng mga business, nagbumibilay ko ng ayun, house and lot, pinuprovide ko para if ever mawala man ako sa ganitong larangan, alam kong safe na ako, safe na yung family ko, secure na sila.
wala na silang hahanapin pa kasi pinrovide ko na lahat para sa kanila. Sobrang interesting pakinggan ang kwento niyong dalawa. Maraming salamat sa pagiging sobrang open sa mga tao na, I mean, of course, dito sa Pilipinas, tabu pa rin to. At mayroong mga manunood ngayon na might not agree with the kind of career that you've chosen. But what can you say about people who look down on that? Actually, lagi ko siya na-encounter kasi di ba nga po nagbablog ako. Tapos sumasalay ko ng iba't ibang contest. Minsan, pag nagpo-post ako, pag nananalo ako, ba't naman kasi nananalo pa yan? Hindi naman makapagbigay inspiration sa mga kabataan niya. Kasi nga, nanalo nga, may advocacy nga, pero nagsisex work naman. Actually, tinaga at inisip ko na lang, inano ko na lang sa isip ko na as long as hindi ko sila napiperwisyo, wala akong ginagawang masama sa inyo, wala akong ginagamit na tao, wala akong tinatapakan. Eto ko eto na ako, hindi na mababago yun. Kumbaga, binabalik ko na lang siya in a simplest way na yung mga ine-earn ko sa Twitter sa mga pagsisex work nga, binabalik ko, nagkakaroon ako ng charity para naman kahit papano may napupuntahan, hindi lang para sa akin, para hindi lang isipin ng tao na ginagawa ko nga to para sa sarili ko. Ginagawa ko rin to para sa iba, lalo na sa family ko. Ayun, nadidiscriminate pa rin ako, pero pumapasok lang sa kabilang tenga, din lalabas sa kabilang tenga. Kasi kahit ano pa man yung sabihin nila, wala na, hindi na mababago yun. Ito na ako, ito na yung pinili ko. Gagawin ko to, naniniwala akong gagawin ko to as long as na wala akong nilulokong tao, tsaka hindi ako nakapag-permisyo sa iba. Alam mo, yun yung pinaka, as in na, yun yung pinaka tumatak sa akin sa lahat ng sinabi mo. Yung wala ka namang ibang tao na sinasaktan dito sa ginagawa mo. Hindi ka naman nananakit ng iba. Consenting naman ng lahat ng tao na involved. Pinoprotektahan mo naman yung sarili mo. Physically, mentally, pati yung partner mo, pinoprotektahan mo rin. Actually, pati yung mga lahat na nakapaligid sa'yo kasi alam naman nila at open ka naman. So, in this case, you're not hurting anyone. Yes. Pero kahit gan pa man din, wala kang sinasaktan, may masasabi at masasabi pa rin sila. Hindi ko alam kung minsan kung gusto ka ba nila gisingin o parang yung iba parang na-insecure na lang kung bakit ganun yung ginagawa mo. Kaya kong gawin so gagawin ko siya hanggat kaya ko. Parang gano'n. Oo, pinili mo yan. Yes. And wala ka naman ibang sinasaktan, so games. So, hindi pa legal. Hindi legal talaga yung sex work dito sa Pilipinas, just like other country. Siguro nakikita ko yung future kapag may mga sex work pa din. Parang kami kasi nagbibigay at saka nagpo-provide ng mga pangangailangan ng mga taong may needs. Kumbaga yung sex natin, parang needs din yan. Parang pagkain din yan. Kumbaga dapat, for the safety of everyone na lang, alagaan ko yung sarili ko para hindi ako makapagdamay ng iba. Kunyari, hindi ako makahawa ng sakit, then alagaan ko rin yung sarili ko. Siguro nakikita ko yung future ko, mga 5 to 10 years from now, siguro aalis na ako sa ganitong larangan kasi magiging stable naman ako, financially stable. Kaya hanggat kaya ko pa, mag-iipon pa ako para in the near future, pag wala na ako sa ganito, alam kong kaya ko na. Then, piniprepare ko naman yung sarili ko. Mag-aaral na ako ng fashion design. Then, nag-online selling na ako ng mga gown for rental shop. Kasi yun yung magiging turnover ko pag wala na ako sa sex work. Kumbaga yung sex work, hindi siya panghabang buhay. Ito lang yung nagbibigay sa'yo ng chance para makamit mo yung goal mo in life, maka-earn ka ng money, maka-ipon ka, then maging financially stable ka, pati yung family mo. Then, pag okay ka na, nagawa mo na yung goal mo, pwede ka na umalis kasi para naman magkaroon ka ng pagkakataon baguhin pa yung sarili mo. Para maniwala pa sa ibang tao na talagang hindi siya ganun talaga. Ginawa niya lang yun para sa pamilya niya, para sa kanya. Parang gano'n. Maganda yung sumunod. Love it. First time mo bang i-kwento to in public? Actually, para sa interview. Na-interview na rin ako last ni Mr. Poo, nung pumasok na din siya doon. Tapos ito yung pinaka bold talaga na sinabi ko na talaga ang sex. Wala nang tinatago Alam na rin, kalat na sa Twitter kasi tsaka sa, hindi nga lang sa Twitter. Pati sa mga messenger, minsan sinisend pa sa mga kapatid ko, di ba kuya mo to? Ang galing mo, sabi ko na galing ng kuya mo yan. What's the screen name? Mark Abrenica. Ay, sorry! Ay! Pero Mark pa rin. Mark pa rin. Oo. Yung pangalan lang. Alam mo, Kalina. Sending yung letters. Kung K.U.C. Oo nga pala. Ayan guys, natapos na yung interview namin kay Miss Pia. Ayan.
Saan si Danny? Picture, picture yeah. na lang with Miss Pia. Tsaka yung team guys ng Love Yourself. Ayan, nandito din sila. And guys, grabe nakaka-starstruck talaga si Miss Pia. Kasi ang ganda lang guys. Tapos sobrang bait. Deserve na deserve. Dito na tayo. I love it. Diba si Miss Pia, siya pa yung nagawak ng camera para mag selfie guys. Bait bait, super down to earth, kaya deserving talaga Miss Pia. Uy, naka-timer ng 10 seconds. Ito! Ayan guys, si Sir Ben. Siya yung nag-invite sa akin dito para makasama si Miss Pia. Siyempre, si Sobi. Hi! Hi ka naman sa vlog ko. Sa vlog. And guys, lunch time together with Miss Pia. Makikita natin siya kumain. Batch ko na to. Ayan guys, so thank you for watching my vlog. Ayan, magpapaalam na ako kay Miss Pia. Syempre, this is once of a lifetime ano lang siya, experience. So, ayan Miss Pia, any advice po sa ano natin? Naging interview natin. Oo, naku, thank you. At naging sobrang open ka. Maraming matutunan yung mga nanonood, yung mga makakaalam ng totoong nangyari sa buhay mo. Sana mas maintindihan nila at magmalasakit din sila. Huwag tayo agad-agad na mag-judge at manghusga ng mga tao. Alam mo rin natin talaga kung ano ang kwento. Kaya salamat sa panidigo. Napaka-open. Thank you, Miss Pia. Una na po. Oo, thank you. Ayan guys, subscribe kayo sa vlog ko guys. Mark Anthony Bacongan din. Ayan, si Miss Pia, Miss Universe 2015. Bye-bye guys. See you sa susunod.